Sa bayan ng Quezon ay may nagangalang Zenaida. Masipag itong si Zenaida. Palibasa kasi ay maagang nabiyuda sa asawa. Kaya naman doble kung ito'y kumayod para maitaguyod ang kanyang limang anak. Ngunit sa kabila ng kasipagan nito sa paghahanap buhay ay umiiral sa kanyang katauhan ang kasamaan ng ugali. Ubod ito ng chismosa at mahilig gumawa ng kwento na pinagmumula ng kaguluhan sa kanilang lugar. Kaya naman napaalis siya at ang kanyang mga anak sa kanilang dating dinitirhan. Wala namang nagawa si Zenaida kung hindi ang lumuwas sa Maynila upang makapagsimula siyang muli. Sisip-isip niya, hindi siya ang may problema kung hindi ang mga tao sa kanilang lugar. Hayaan niyo mga anak, dito tayo sa Maynila magsisimulang muli ng ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Malapit ako sa kanya eh. Nagsiserve ako sa simbahan kaya nakakasigurado akong ibibless niya tayo. Wika ni Zenaida sa kanyang limang anak. Napadpad nga sila Zenaida sa Maynila kung saan ay nakakita siya ng oportunidad upang makapagturo sa isang pribadong daycare center. Kahit hindi siya rehistrado bilang isang guro ng mga bata, ay tinanggap siya ng may-ari ng eskwelahan. Libreng pinatira sila ng mag-iina roon. Sa unang mga taon, ay maayos naman ang samahan nila Zenaida at ng may-ari ng daycare center. Hanggang isang araw, "Teacher Zen, maraming salamat po sa pagtsitsaga niyo pong turuan ng anak ko ha. Ito po para sa inyo." Wika ng isang nanay kay Zenaida. "Naku, maraming salamat po ma'am. Napakagaling rin naman po ng anak niyo sa klase ko." Tugon naman ni Zenaida dito. "Teacher, totoo po bang dito kayo nakatira sa maliit na classroom kasama ng mga anak nyo?" Usisa ng isang mahaderang nanay. "Ay, oo eh. Kasi nabili ko na itong pwesto na to. Ipinagbibili nga rin sa akin ng may-ari ng daycare na ito itong maliit na eskwelahan. Sabi ko eh, pag-iisipan ko pa." Pagsisinungaling ni Zenaida sa kausap. Nakarating sa may-ari ng daycare center ang sinabing iyon ni Zenaida. Unti-unting napapansin ni Johnny na parang inaangkin na ni Zenaida ang daycare center at parang lumalabas na ito na ang lihitimong may-ari ng eskwelahan ayon sa ikinakalat nitong kwento. Kaya naman galit na galit si Johnny sa kanya. "Teacher Zen, ano po itong nababalitaan ko na ikaw raw ang may-ari ng daycare center?" Kompronta ni Johnny kay Zenaida. "Ay, di ba Johnny parang magkasosyo na tayo? Dahil sa akin kaya dumami ang mga nag-i-enroll sa eskwelahan mo. Dapat pa nga ay magpasalamat ka sa akin eh. Kasi ako ang nag-aakyat ng pera sa'yo." Pagmamayabang ni Zenaida kay Johnny. "Anong karapatan mong sabihin sa akin yan, Teacher Zen? Nung nakiusap ka sa akin na kung pupwede kitang tanggapin bilang teacher ng mga bata, eh walang pag-atubili kitang tinanggap kahit wala kang lisensya. Ikaw at ang mga anak mo ay pinatira ko ng libre dito sa eskwelahan ko. Tapos ngayon ay para kang aas na gusto mong tumuklaw sa akin." Galit na galit na sabi ni Johnny sa kanya. Hindi naman doon nagtapos ang pangyayaring iyon dahil pinabarangay ni Zenaida si Johnny. E nare-reklamo niya ito na hindi siya pinapasahod ng tama. At bukod doon ay sinabi pa niyang hindi rehistrado ang daycare center ng lalaki. "Wala kang utang na loob, Zenaida. Sa kabila ng kabutihan ko sa'yo at sa mga anak mo, nahuwa mo pa akong gawa ng kwento. Hindi ka panasihan. Pati ang munting eskwelahan na ipinatayo ko ay sinaraan mo pa." Wika ni Johnny kay Zenaida. Simula ng pangyayaring iyon, ay unti-unti nang nagsisialisa ng mga batang nag-i-enroll sa daycare center ni Johnny hanggang sa tuluyan na nga itong magsara. Dahil ni isang estudyante ay wala man lamang nag-enroll pa dahil sa kagagawa nitong si Zenaida. Sinulot niya ang mga nanay upang sa kanya lumipat. Nang makita kasi ni Zenaida na maganda ang kitaan sa pagtuturo sa mga bata, inasam niyang magkaroon rin ng sariling daycare center. Kahit pa nga masagasaan niya ang hanap buhay ng kahit si isang taong nagtiwala sa kanya nung pinalis silang mag-ina sa sariling lugar sa Quezon, ay wala siyang pakialam. Kaya naman tuluyan ang nagsara ang daycare center ni Johnny. Dahil nalugi na nga talaga ito, umuwi na lamang sila ng kanyang ina sa kanilang probinsya at doon nagsimulang muli. Samantalang itong si Zenaida naman ay patuloy sa kanyang pagtuturo at pati na rin sa kanyang iba pang racket. So umaga ay nagtuturo siya at sa tanghali naman ay naglalako ng kakanin. "Grabe sipag naman ni Teacher Zen, no?
Lagari kong maghanap buhay. Wika ng isang nanay ni Chismosa. Alam nyo, okay sana yung stickers na no? Kung hindi lang makati yung dila. Sabi pa ng isang nanay na parang naiinis sa kanya. Bakit? Paano mo nasabi yan? Takang tanong naman ng may-ari ng tindahan kung saan nakatambay ang dalawang chismosa. Bali-balita kasi na pinalayas yan ng kapitan doon sa probinsya nila. Parang pinapili kung kakasuhan siya ng mga tao o lumayo na lamang sa lugar nila. Ang dami kasing sinaraan yan eh. Kwento ng isa pang babae. Alam nyo, tingin ko parang totoo yan. Kasi tignan mo yung daycare center ni Johnny oh, bigla na lamang nalugi. Eh di ba yan ang isa sa pinakamagandang daycare center dito sa lugar natin? Nung dumating siya bilang teacher, ay unti-unting nalugi yung eskwalahan. Tapos ayun, bigla na lamang nagsara. Kwento ng isa pang nanay. Naho, mag-ingat-ingat tayo. Mukhang magaling manirahin si Teacher Zen. Kung magkwento pa naman yan, eh parang akala mo'y totoo talaga. Sabi ng may-ari ng tindahan. Nagpatuloy nga ang buhay ni Zenaida habang lumalaki ang mga anak nito. Todo kahit siya sa lahat ng makita niyang potensyal na mapagkakakitaan. Wala siyang pakialam. Ginagawa niya kahit makalaban pa niya ang mga kakilala niya. Okay naman na sana kahit gayahin niya pa ang mga tinda ng mga ito. Ngunit ang masama kasi nito ay sinisiraan niya pa sila dahilan upang pagsimula nito ng matinding alitan nila ni Mabel, ang may-ari ng tindahan ng kakanin sa kanilang lugar. Bili na kayo ng puto pao. Meron kami ritong suman, malagkit, at mainit-init pa ang mga ito. Hindi tulad ng iba dyan, bukod sa angkat lang, eh luma pa ang tinda nila. Pag-alok ni Zenaida na siya namang narinig nitong si Mabel. Anong sabi mo, Zenaida? Paninda ko ba ang pinaparinggan mo, ha? Kumpronta ni Mabel sa kanya. Naku, Mabel, wala akong sinasabing pangalan, ha? Pero kung natatamaan ka, eh wala na akong magagawa roon. Sarkastikong sabi ni Zenaida. Sa ugaling iyon ni Zenaida, ay unti-unti siyang nakikilala sa lugar na iyon. Iniiwasan na rin siya ng mga nanay ng kanyang estudyante dahil napapansin nilang ayaw nitong malalamangan sa lahat ng bagay. Sa susunod na taon, ililipat ko na ang anak ko. Ayoko na kay Teacher Zen. Nagsusumbong kasi ang anak ko eh. Sinasabihan daw siyang bobo at tanga-tanga. Sabi ng nanay ng isang estudyante ni Zenaida. Palibasa hindi lisensyado, kahit parang walang breeding kung umasta. Naiinis na sabi ng isa pang nanay. Tingin ko ugaling niya na yan. Tignan mo nga oh, teacher ka, pero nag-aaway kayo ng anak mong babae. Kulang na lang ay murahin siya. Paanong hindi mangyayari yun? Eh kung ano ang ugali niya, ay ganun rin panigurado ang ugali ng anak. Kaya ako, ililipat ko na ang anak ko bago pa matuto ng kawalangyaan. Sabi pa ng isang babae. Dahil nga sa pangyayaring iyon, ay unti-unting nagsialisa ng mga estudyante ni Zenaida. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang umalis na rin sa kanyang inuupang bahay-eskwalahan. Dahil wala na siyang maibayad pa sa may-ari. Naghanap silang muli ng matitirhan sa kalapit na lugar. Sa pagkakataong iyon, ay dalawa na lamang niyang anak ang kanyang kasama. Dahil ang tatlo ay nadestino sa lugar kung saan ang mga ito ay nagtatrabaho. Nagpa siyang lumayo dahil sa ugali ng kanilang ina na hindi naman nila masabihan dahil nagagalit ito kapag itinatama ang mali nitong pag-ugali. Sa kasamaang palad, walang tumatanggap para paupahin sila si Naida at ang dalawa nitong mga anak na sina Erica at Patrick. Galit na kasi ang pagkatao at ugali nitong si Naida. Ayaw nilang magkaroon ng koneksyon sa babaeng ito at baka madamay pa sila sa dala nitong negatibong presensya. Nay, paano na po tayo nito? Tanong ni Patrick sa kanyang ina. Ikaw naman kasi nanay, ang ayos-ayos ng kalagayan natin sa inuupahan natin, eh nakialam ka pa kasi sa buhay ng may buhay. Yan tuloy, anong nangyari sa atin ngayon? Inis na wika ni Erica sa kanyang ina. Ako nga Erica, huwag mo nga akong pagsasalitaan ng ganyan ha? At baka hindi ako makapagpigil ang masampiga kita dyan at paniguradong duduguy ang uso mo. Galit na sabi ni Zenaida. Ganito talaga si Zenaida, ayaw nang masasabihan. Ayaw nang kukontrain siya. Ang isip niya ay siya palagi ang tama at ang nasa paligid niya ang palaging mali. Ate, nanay, tumigil na nga kayo. Nakakahiya, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ang lakas-lakas po ng boses niyong dalawa. Saway sa kanila ni Patrick. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanilang isang lalaki na maraming tattoo ang braso.
at tila nakainom pa. Teacher Zen, bati nito sa kanya. Naghahanap ka raw ng maupahan? Tanong ng lalaki kay Zen. Oy, may alam ka ba? Sagot naman ni Zen. Ito, sabi ng lalaki, sabay turo sa barong-barong nitong bahay na nakatirik sa pribadong lupa. Rights lang ang babayaran mo, tapos ipagawa mo na lamang. Uwi ka ng lalaki. Eh magkano naman? Tanong muli ni Zen. 10,000, sa'yo na yung pwesto ko. Taas ang sabi ng lalaki. Hindi ba ako matitrespassing dyan? Paniniguradong ang tanong ni Zen. Naku hindi ah, ang tagal-tagal ko na sa lugar na yun oh. Wala namang nagpupuntang may-ari. Uwi ka ng lalaki. Maganda ang lugar. Medyo likod nga lang ang sinasabing pwesto ng lalaki. Siguro ay tinuyo lang para gawing pot session. Matindi ang pangangailangan nito sa pera. Kaya hindi nito tinigilan si Zen hanggat hindi nito nabibili ang pwestong sinasabi niya. Wala namang choice si Naida dahil wala silang mahanap na maupahan. Isa pa ay maganda na rin itong pwesto na ito. Bukod sa hindi na sila maupahan buwan-buwan, ay may posibilidad pa na mapasakan niya ito balang araw. Kaya naman binayaran niya na ang lalaki at agad na ipinaayos ang barong-barong nito. Wala naman siyang napakinabangan sa kubo nito dahil talaga namang bulok na ito. Sa mga unang taon ay maayos naman ang pagtira ni Zenaida sa lugar na iyon. Ganoon naman talaga palagi tuwing lilipat sila ng tirahan. Ngunit isang araw, may isang nakakotsing pumarada sa gilid ng loteng tinatitirikan ng kanyang bahay. Bumaba ang isang sopistikadong lalaki na medyo may edad na at nakausap ito ni Zenaida. Kinabukasan ay nagtungo siya sa mga tindahan kung saan nakapwesto rin ang mga ito sa lupang kinatitirikan ng kanyang bahay. Inalam niya ang mga pangalan ng mga ito at ang mga sumunod na pangyayari ay pinadalhan na ng sulat mula sa korte ang bawat pamilyang nakatirik sa lupa na iyon, maliban na lamang kay Zenaida. Nalaman niyon ang mga tao at galit na galit ang mga ito sa kanya. Napag-alaman kasi nilang kinausap ng may-ari ng lupa si Zenaida upang makuha ang mga pangalan ng mga tao roon at isis silang makasuhan ng trespassing. Pinangakuan si Zenaida na kung makikipagtulungan ay hindi siya idadamay sa kaso at bagkos ay bibigyan pa siya ng kaperasong lupa bilang gantimpala sa pagpapaalis sa mga nakatera roon. Lumaban ang mga tao sa kasong isinampa sa kanila ng may-ari ng lupa. Ngunit sa uli ay natalo ang mga ito kaya naman wala silang nagawa kung hindi ang lisanin ng lugar na iyon. Giniba ang lahat ng kabahayan pati na rin ang mga tindahan na itinayo ng mga informal settlers maliban na lamang sa bayan ni Zenaida. Galit at pagkamuhi ang nararamdaman ng mga pinaalis sa lupa na iyon. Ang daing nila ay sana man lamang ay binigyan sila ng maagang abiso para sila ay nakapaghanda man lamang ng kanilang malilipatan. Samantala sa kabilang dako naman ay pagpupunyagi naman ang nararamdaman ni Zenaida ng mga sandaling iyon. Dahil sa wakas, ay makakapwesto na siya sa unahan kung saan ay makakapagtinda na siya ng mga gusto niyang itinda, tulad na lamang ng ipinangako ng may-ari ng lupa sa kanya. Pero lingid sa kaalaman ni Zenaida, ay ginamit lamang siya ng may-ari upang madaling mapaalis ang mga taong nakatirik sa lupa niya. Sa tulong nitong si Zenaida, iniyagan naman ng may-ari na magtayo ng bahay sa Zenaida sa gusto nitong pwesto. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla na lamang nagkaroon ng sunog sa kanyang ipinapagawang bahay. May kung anong sumabog na pinagmula ng malaking apoy. Nang mga oras na yon, ay kasalukuyang natutulog si Zenaida habang ang kanyang dalawang anak naman ay nasa eskwelahan pa. Tulong! Tulong mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Malakas na sigaw ni Zenaida. Ngunit ni isa ay walang gustong tumulong sa kanya. Tinitignan lang nila ang unti-unting natutupok na bahay ni Zenaida kasama siya. Nakaligtas naman itong si Zenaida. Subalit ang kanyang lahat ng gamit, pati na rin ang pinapagawa niyang bahay, ay talaga namang tinupok at sinulog ng apoy. Walang natira sa kanya kung hindi ang kanyang sarili lamang at pati na rin ang kanyang suot-suot na damit. Pag-uwi ng kanyang mga anak, ay wala na silang nadatnan na bahay. Tawang-tawa naman sa kanya ang kanyang mga dating kapitbahay. Pinaratangan pa nga niya ang mga ito na ito ang sumulog sa kanyang ipinapatayong bahay. Kinabukasan ay dumating ang may-ari ng lupa. Ang akala niya ay tutulungan siya ng mga ito.
para maipagawa ang ninasamasam niyang tirahan. Pero doon siya nagkamali dahil sinabi ng mga ito na umalis na raw sila sa lupang iyon dahil wala na raw siyang pakinabang sa kanila. Pinagtapat ng may-ari na ginamit lamang siya ng mga ito para lang mapalis ang mga dating naninirahan sa kanilang lupa. Makikita sa mukha ng kismosang si Zenaida ang labis na pagkalumo. Ang akala niya ay jackpot na siya sa kanyang ginawa. Pero karma pala ang naghihintay sa kanya. Sa bandang huli, napag-alaman niyang ang may-ari pala ang nagpasunog ng kanyang tinitirhang bahay. Ngunit wala naman na siyang nagawa dahil ilang buwan na ang lumipas. At isa pa, ay hindi niya pagmamay-ari ang lupa na kinatitirikan ng kanyang tirahan. Hindi naman masamang maghangad na guminhawa tayo sa buhay. Ngunit kung ang pag-angat mo ang siyang magiging dahilan upang matapakan ang iyong kapwa-tao, ay hindi magandang gawin iyon. Dahil sa uli, ay matinding karma ang babalik sa iyo. Ang paninira sa kapwa upang umangat ka, ay hindi rin magandang gawain. Dahil sa oras ng kagipitan, ay wala kang malalapitan. Tulad na lamang ng nangyari sa chismosang si Zenaida.